Yan guys, magandang umaga sa lahat. Another makina na naman tayo. I-condition natin to guys. Kasi nga, magtataniman na naman. Kailangan naka-condition yung ating makina. Makina natin ngayon, ER65. Guys, ER65. Yan. Condition natin to guys. Una natin gawin, tanggalin muna natin tong baso-baso guys. Check natin yung baso nya tsaka linisin na rin natin. Para walang aberya kapag ating ginamit. Kailangan nasa kondisyon yung ating mga makina guys. And guys, may kasama na siyang tubig. Tagal na hindi na i-maintenance or nalilinisan. Yan. Linisin muna natin guys. Para sure na walang aberya sa trabaho. Yan, kung magkukondisyon kayo niya ng inyong mga makina, una nyong gawin guys, linisin nyo muna yung baso-baso tsaka itong fuel filter. Yun, nakita na agad natin. May problema na agad dito. Putol na yung hose nung nilagyan natin ng krudo.
Palitan natin ito ng hose, guys. Yun o, may tubig pang kasama. Sapon muna natin. Sapon muna natin yung tubig. Para walang aberya sa trabaho pag ginamit na natin. Yan guys, daming tubig. Tapon muna natin yung tubig. Antayin natin guys na yung krudo na yung lumabas dito. Ayaw magtuloy-tuloy. May bumabara. Yan guys, medyo luminaw na. Krudo na yun, lumalabas. Naubos na yung tubig. Okay na to guys. Pinalitan natin ang hose guys. Kasi nga itong hose niyang dati, yan. Sira na, tsaka malutong na. Yan, bago nyo isabak sa laban yung inyong mga makina, ito yung una nyong gawin para walang aberya guys. Inisin muna natin tong fuel filter nya. Sobrang dumi na, hindi na nakatikim ng linis guys.
Tsaka check nyo rin yung tangke. Pag matagal na tambay guys, lalo na sa ulanan, yan, nagkakatubig yung tangke. Yan, pag nalinis na natin, balik lang ulit natin guys. Napaka-importante nito sa makina na malinis. Tapos punuin muna natin ng krudo. Yan, check nyo lang kung may tatagas para sure na walang hangin. Buksan natin tong bolt dito guys, pasingawin natin, palabasin natin yung krudo, patagasin natin dito yung krudo guys para walang hangin na pumasok sa fuel hose. Ganyan lang. Pag tumagas na, higpitin lang ulit natin. Yan, tapos na tayo sa baso-baso guys. Ang ating makina. Dito naman tayo sa air cleaner. Check rin natin yung air cleaner niya guys. May air cleaner pa yung inyong makina. Check nyo na rin. Kailangan malinis. Or kung marumi na, replace na natin guys. Tanggalin na natin yung air filter. Para hindi nahihirapan yung ating makina. Yan guys. Minsan ito yung madalas nagiging dahilan. Itong air filter niya. Madalas kong na-encounter to guys. Yan guys oh. Medyo marumi na. Sa katagalan. Simula pagkabili nito guys. Surplus Japan. Ito na yung air filter. Yan, kung talagang malibag na guys, replace nyo na lang yung air filter nyo. Itong makina naman na to guys, umaandar pa naman.
maganda pa naman yung under niya. Kahit may air filter na medyo marumi na. Yan, kung wala pa naman kayong pamalit guys, pwede pa naman natin gamitin to kung hindi pa naman nagluluko yung inyong makina. Pero kapag may nararamdaman na kayo guys, tanggalin nyo lang tong air filter. Tsaka subukan yung paandarin. Kasi malimit guys na ito yung nagiging problema, yung air filter nya. Yan guys oh. Hindi naman kasi ito basta-basta nalilinis lang guys. Yan. Yan, balik na muna natin guys kasi wala naman tayong ipapalit. Hindi rin natin ito malilinis. Replace lang talaga ang ating pwedeng gawin dito. Yan, balik lang ulit natin. Yan. Kapag kayo nag kondisyon ng inyong makina, check nyo lang yung mga dapat i-check guys. Panuorin nyo lang itong video. Para hindi kayo magkaabirya sa inyong trabaho. Yan, ito yung pinaka-importante sa lahat guys. Mag-change oil tayo bago natin isabak sa laban yung ating mga makina. Tanggalin lang natin yung drain plug dito sa ilalim. Gamit tayo ng 19. Yan guys oh. May kasama pang tubig. Napakalapot na ng langis guys. Ito yung pinaka-importante sa lahat guys na dapat nyo ay gawin sa inyong mga makina. Mag-change oil tayo. Saka buksan din natin itong harapan. Lalong-lalo na doon sa mga wala ng air filter na mga makina. Dapat ginagawa nyo ito. Gamit tayo ng 12. Yan, buksan natin itong harapan.
Yun guys, natanggalan natin yung cover. Cover sa harap. Yun guys, napakaraming latak. Balik muna natin tong drain plug. Tsaka buhusan natin ng krudo. Kutawin natin guys para matunaw yung mga latak sa loob. Yan guys, medyo barado na yung oil strainer nya. Pinaka-importante rin to guys, na dapat ay malinis. Sa sobrang daming latak guys, ito na ang nangyari. Yan o. Yan, linisin lang natin guys. Linisin muna natin bago natin ibalik. Yan, nabalutan na ng tumi yung oil strainer. Yan guys, kumuha lang kayo ng krudo. Saka linisin natin tong oil strainer. Tsaka yung magnet nya dito sa dulo. Linisin din natin yan. Okay pa naman yung oil strainer nya guys. Matibay yung oil strainer ng mga Kubota. Hindi guys, sa mga China guys, mga replacement lang, madaling mabutas. Yan, kapag malinis na, pwede na nating ibalik ulit. Linisin lang natin yung crankcase. Yan guys, ingatan natin yung ating mga makina. Kasi kapag yan nag-aberya guys, sakit din ang ating ulo. Baka maaberya sa kalagitnaan ng trabaho guys, tayo rin ang mamroblema.
Kaya kailangan laging kondisyon bago natin gamitin. Yan, drain na natin. Guys, kapag malinis na yung crankcase natin, balik lang natin tong oil strainer. Yun, doon tayo nalungkot guys. Ako yung humingi sa inyo ng pasensya at naputol yung ating tutorial guys. Napull yung ating memory card kaya na-delete yung ibang video natin. Yan guys, pasensya na ulit. Ito na yung ating kinondisyon na ER65. Paanda rin na lang natin. Yan guys, may laban na naman tong ating ER65. Quality talaga pag branded ang makina. May laban na naman to sa trabaho guys. Extra pa tong aking anak. Tara na. Tara na. Hi po, hello. Tara, tara. Yan lang guys. Sana samahan nyo po ulit ako sa susunod nating tutorial. Marami pong salamat.